So, ngayon po, mag-a-add po tayo. So, add po tayo ng file. Kukunin ko po yung aking activity, for example, or yung aking unit test sa Google Drive dahil meron na po ako nagawa dyan sa Google Drive. Pag kinlik nyo po si Google Drive, ayan po, pipili na po kayo kung saan nyo, saan yung ginawa mong unit test. Ito po, i-click lang po yan, select nyo po yan, then, add. So, yun na po siya. Ayun na po. So, pwede rin naman po, halimbawa, mag-a-add kayo, for example, galing sa inyong file. File naman po, halimbawa, ito naman ang inyong pipindutin. Kung yung inyong file, halimbawa, wala po yung kukunin yung unit test sa Google Drive, kung nandun po ang inyong file sa inyong computer, i-click lang po yung file, and then select files from your device. Click lang po yan. And then, hanapin nyo po kung saan nyo po naka-save yung inyong, for example, ay ang inyong file. Ako ay nakalagay dito sa aking document, my learning resources, then ito yung summative and quarterly test. Open lang po yan. Then, halimbawa ay summative test. And then, ito na po, like for example, first summative, ito, summative test in science. For example lang po yan ha, i-select nyo po yan, and then, open, and then, upload. Click po yung upload. So, yan na po. So, ayun na po siya. Okay. So, pwede nyo pong piliin kung sino yung gusto nyong estudyante na sasagot nito. Like, for example, ito po. So, student can view files. Ayan. Student can view file or student can edit the file or make a copy for each student. So, view lang po dapat. Hindi po nila pwedeng edit. So, view lang po. Okay. So, ito naman, like for example, ito po yung aking nilagay na unit test. Ito po yung ginawa ko sa aking Google Forms. So, mamaya po, sa isang video ko po, ituturo ko po kung paano gumawa ng assessment using Google Forms naman po. Ito po, i-click ko po, papakita ko lang. Ayan po yung aking ginawang assessments using Google Form. So, later po, ituturo ko po kung paano gawin yan. So, balik po tayo doon. Ayan. So, dito, pwede nyo pong ilagay kung ano yung mga, halimbawa, ay may due date kayo. Like, for example, itong mga ito, so, ay gagawin nila sa kailan. Like, for example, ang due date nitong activity na to, for example, ay, kasi tayo daw ay August 24 pa mag-start. So, let's say, for example, September. Like, for example, assume na September 4 po, papataki ang summative test na yan. Piliin po yung date na yan. So, yan na po yung magiging halimbawa, may time. For example, alam mo yung schedule mo para sa kanila. Like, for example, ang schedule mo ay 10 a.m. So, 10 a.m. Okay. So, yan. Yan na po. So, Friday, September 4, 10 a.m. Then, lagyan mo ng topic. For example, summative test. Okay, so yan. Okay. So, pwede po kayong maglagay ng rubrics doon, pero ako po hindi na ako maglalagay ng rubrics. Yan. And then, pwede nyo rin pong piliin kung sino yung sasagot niyan. I-click nyo po yung select all students. And then, dito sa, halimbawa, grade 3, then gusto mo rin sa grade 3 Melchora, pwede mo rin